Mga Counters, ikalimang variation ng mga 10 piso makikita sa year 2003, hawak na natin. Okay mga Counters, napaka-importanting tumutok po kayo sa ating content ngayon. Nagbabalik po, no? Kalimayunan, meron tayong apat na varieties ngayon na sa inyong harapan at magiging lima na po yan, mga Counters. At sinisigurado ko na at talagang naiiba itong panglimang variation nito. Meron tayong reverse one, no? Ito yung ating pinaka-common na ating mahahanap. Meron siyang thin script of legend at mababaw yung ipin ng kanyang kagwil, yung parang gear na yan sa gitna, no? Ayan, ayan po yung kagwil, ha, sa mga baguhan. Mababaw ang ipin, isa sa pinakamadaling palatandaan. Reverse 2, eto. Pag sinabi po nga reverse 2, meron din siyang thin script of legend or embossed lettering. At yung kagwil niya ay meron tinatawag na medium, no? Medium height. Kumbaga ay may katamtamang taas yung mga ipin ng kagwil, yung parang gear na yan sa gitna. Ngayon, reverse 3. Ito naman, no? Meron naman siyang pagdating sa reverse 3. Ito yung meron siyang wide script of legend. Tapos yung kagwil niya medyo, ito na yung sinasabing may matataas na height ng pinaka ipin ng kagwil. No? Makikita yung example dito rin sa 2015, 10 piso. Ayan, tapos yung araw nito sa gitna ay mahahaba, yung sikat ng araw. Pang-apat na varieties na ito yung tinatawag kong hybrid, you know, sa 10 piso na wala pang record sa numista. Kakaiba rin ito, ano? Hindi siya reverse to kasi magkaiba, eh. No? So titingnan natin, i-compare natin para masabi natin magkaiba ang reverse 2 at reverse 4 or hybrid sa kanan. Ayan, di ba alanganin, eh? Itong reverse 2 sa kaliwa, yung sagisag ng araw ay square, samantalang itong hybrid ang sagisag ay bilog. At yung stars nitong reverse 2, mga Counters, malalaki yan. At yung script of legend itong reverse 2 ay nakalayo sa inner circle, samantalang ang reverse 4 ay nakadikit mismo sa inner circle yung kanyang embossed lettering. No, ilan lamang yun sa mga pagkakaiba nun, mga Counters. No, kung meron kayong yan, suriin ninyo at makikita nyo marami pong pagkakaiba, kaya iba-iba po yan. 1, 2, 3 and 4. Mamaya yung 5, pakikita ko naman sa inyo. Ayan, no, konting review lang dito sa numista, no. Pag sinabi kasing Daiwan, meron siyang tinatawag na big thin script of legend cagwheel with low teeth, the sun with narrow short rays. No? At sabi din dito sa ngayon, yung recorder, there are 3 main types of verse. 1, 2, and 3. Ayan, tatlo pa lang. Diba? Pero yung pinakita ko sa inyo, apat na, kahit yung pang-apat, hindi pa ka nare-record, eh, at madadagdagan na naman ngayon. Magiging lima na yan sila, pero hindi pa rin po yan nare-record, mga Counters. Kaya dito, mapapanood mo to. Kaya siyempre, advance ka na, eh. At iintayin natin, titignan natin kung kailan ipa-update ang mga kasama natin na memory din dito sa Endat Lumista. Ngayon, tignan natin yung year 2003, sapagkat 2003 yung sa 2003 makikita yung ikalimang varieties or reverse 5. Sabi dito reverse 1B pa lang, eh, and reverse 2A. Dadalwa pa lang, 'di ba? Malinaw naman na wala pang naitatalang reverse 5, mga Counters. Ayan, record 'yan at hintay-hintay natin yung update. At ito na. Ayan, so focus kayo. Ipakikita ko na po yung 10 piso na reverse 5 na makikita nga dito sa year 2003 BSP series coins. Ayan yung kanyang reverse. Sa biglang tingin mo dito, mga Counters, ay mapagkakamalan mo siyang sasabihin ng iba, reverse 2 lang naman pala yan, eh. No? Siyempre, kinilatis ko na yan. Tinignan ko yung pagkakaiba. Una-una, mapapansin mo dito, meron tong extra wide script of legend. Yung lettering na Bangko Sentral ng Pilipinas at yung year 1993 ay extra wide script of legend na siya. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Tapos alanganing reverse 1 yung kagwil, alanganing ding reverse 2. At hindi lang yon, yung star nito ay meron siyang C
no? Meron siyang medium sharp pointed star, sapagkat yung Reverse 2 ay meron pong extra sharp pointed star yun. Diba? Doon pa lang magkaiba na. Diba? So kukunin natin at ipag kukumpara-kumpara natin siya dito sa apat to. Tingnan nyo sa Reverse 1 na nandito sa kanan. Ayan, ang layo. So hindi pareho. Diba? Ayan. Tapos yung araw eh, itong Reverse 1 malaki, samantalang itong Reverse 5 eh, maliit na may maliliit or may iiksing sikat ng araw, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Tapos yung baseline ng bundok, makikipot. Itong Reverse 5, makikipot kumpara dito sa Reverse 1 na medyo malapad yung mga baseline niya. Di ba? So, malabong Reverse 1. At dito sa Reverse 2, yung pinakakanyang hawig, no? Sa unang tingin, pero hindi po. Sabi ko nga, yung Script of Legend, embossed lettering, itong Reverse 5, ay mas malalapad. Diba? Mas malapad. Kasi ang Reverse 2 ay meron siyang medyo thin eh. Diba? Tapos medium height. Parehin sila ng medium height ng kagwil. Pero, yung baseline, doon na nagkatalo. Yung baseline ng bundok sa gitna. Diba? Itong Reverse 5 makikipot, samantalang ang Reverse 2A ay meron pong malalalim at malalapad na groove or yung baseline sa ilalim ng bundok. Yun po ang naging pagkakaiba. At yung kanilang stars, yung Reverse 5 medium sharp, yung itong Reverse 2 ay merong extra sharp pointed stars, yung malalaki ang stars. So hindi siya Reverse 2, magkaiba. Diba mga kanta, sa wig lang, pero kung iisa-isahin mo yan, kikilatisin mong mabuti yan, doon mo na mapapansin na magkaiba nga. Diba mga kanta, so hindi Reverse 2, compare naman natin sa Reverse 3, ayan, Reverse 3, ang Reverse 3 naman eh, kikita mo naman agad sa kagwil na meron siyang matataas na ipin at nakadikit na sa inner circle at yung araw, mahaba ang sikat ng araw ng Reverse 3 samantalang itong Reverse 5. May iksi na, maliit pa yung sikat ng araw. Tapos yung araw na sagisag na yan sa baba, di ba, sa Reverse 3, bilog, samantalang ito, square. Oh, so, may pagkakaiba na naman. Di ba, tapos yung star, itong Reverse 3, ay B yan eh, no? Pointed lang, samantalang itong Reverse 5, ay merong medium sharp pointed stars or C. So, doon pa lang, magkakaiba na naman. So, malabo rin Reverse 3. Diba, kinukumpara-kumpara natin para malalaman nyo po. Yan, ayan na nga po yun sa video. Ngayon, sa hybrid naman natin i-compare or Reverse 4. Ayan, so hawig din ah. So, paano magiging magkaiba yan? Diba? O, tignan nyo mga ka-hunters yung sagisag ng araw sa baba. Square dito sa Reverse 5, samantalang dito sa hybrid, eh, bilog eh. Diba, dun pa lang eh. Magkaiba na, tapos itong hybrid nga nakadikit ang embossed lettering na Bangko Sentral ng Pilipinas sa inner circle, samantalang ito Reverse 5 ay nakalayo, oh. Di ba magkaiba pa rin, wala siyang naging kapareho sa apat na yon, 1, 2, 3, and 4. O di pang limang varieties po ito mga hunters, malinaw po yan na makikita dito sa year 2003 10 piso BSP series coin po ito eh. Ayan, kitang-kita po ang prueba na ikalimang varieties po ito at hawak natin ngayon yan mga ka-hunters, at sinare ko yan sa inyo para baka mahawakan nyo yan, malalaman nyo na ito ay isang dagdag na varieties na ngayon na naman natuklasan natin, di po ba? Ayan no, napakaganda nitong Reverse 5 nito, circulated, pero pakikita mo yung pagiging unique niya sa naunang apat, no? Extra wide Script of Legend, no? Merong medium sharp pointed star C, maliit ang sikat ng araw, at may ikse, diba? Ayan siya mga ka-hunters. So tignan ninyo yung inyong mga year 2003, baka merong katulad nito or wala pa, meron na naman kayong bagong iha-hunt sa mga variation, bagong impormasyon po ito ating engineer sa inyo ngayon. Dito nyo lang po yan makukuha informasyon. Tayo pa lang po ang naka-discover niyan ulit. Bukod po dun sa mga nauna, no? Di po ba? So, pag nag-update yan, sigurado mag-update yan kasi mapapanood nila yan. Kikita nila yan sa page eh. May mga miyembro tayo dun ni Miss Matins din eh. Sila na ba lang mag-update yan? Basta ako, sishare ko sa content at i-update na lang nila. Di po ba? So, ayan pong ating informasyon. Abay, kung bago ka lang dito
huwag ka nang mag-atubili na mag-subscribe. At kung gusto mo nang makapasok sa GC namin, click mo lang yung join button. At pag successful ang pag-join mo, maipapasok ka namin sa group chat. Magkakaroon ka siyempre ng mga koneksyong mga legit coin hunters ay no, click mo yung join button na yan. Yan, tapos mag-subscribe ka, no? Ayan, tapos i-share ang ating mga video. At dito sa aming Facebook page ka, mag-listing. Ayan, ng mga video or picture ng coins. Hanggang dito na lang. God bless po sa inyong lahat.